mensahe kay Lynn o mas kinala na ano Elanel Igot ano. So hindi niya pala tunay na pangalan niyang Lynn. Kumbaga dami account niya lang yan gawa-gawa niya para makasira sa presidente. So ayan. So Lynn o Elanel, magbibigay ako ng mensahe sa'yo ano kasi lahat ng video niyo po napanood ko. Sinabi mo kasi sa video mo na hindi pa kayo naawa sa pamilya nyo. Wala ba kayong pagmamahal sa Pilipinas? So, ayan Lynn, no? Gusto ko lang sabihin sa iyo, Lynn, saan na ba yung kinasabi mo na hindi pa kayo naawa sa pamilya mo or sa pamilya nyo? So, ikaw ngayon ang kawawa at pamilya mo. Instead na magtrabaho ka nandyan sa Taiwan ng maayos, nagpuspos ka pa ng panirang puri o hindi maganda sa presidente, ano? So, ayan Lynn, ikaw ang hindi naawa sa pamilya mo. So, instead na magtrabaho ka lang dyan, ang magtrabaho ng maayos, kaysa mag-Facebook, nang mag-post ng hindi maganda, buti sana kung ano lang yan, personal, ano lang, personal friend o kakilala lang, Lynn, presidente yan. Mali ka ng kinalaban. So, ngayon, ikaw ang kawawa at pamilya mo. So, ngayon, sana ang pera ipapadala mo ngayon kung ikaw ay makukulong din. Wala, diba? Okay sana kung ikaw ay nagkapera dyan sa ginawa mo, sa pagpost-post ng hindi maganda sa presidente, for sure naman talagang hindi ka nagkakapera dyan. Trip-trip nyo lang dyan, makakabarkada, makakagrupo. Naintindihan ko yan o naintindihan namin yan kung nagkakapera ka. Kasi sa panahon ngayon, kailangan natin ng pera kahit ano na ang gagawin natin para magkapera. Kahit tumalong tayo sa building para mag-viral, gagawin natin yan para magkapera. E sa inyo, for sure, gawa-gawa nyo lang yan. Imbento-imbento nyo lang para lang magpasikat ba. So, ang nangyari ngayon, sumikat nga kayo sa maling paraan. So, ayan, no? So, ma-advise ko lang sa iyo, Lynn, dapat talaga hindi mo ginawa yun. Kasi, yan, kawawa ang pamilya mo. Ikaw din ang kawawa. Diba? O, ito din ng OFW sa Qatar na to. Dinadamay niya pang Qatari. Diyos ko, maawa. Maawa ka sa sarili mo, oy. Kasi alam mo, pag nalaman ng mga Qatari yan na ginawa mong ganyan, dinadamay mo mga Qatari, sinasabi ko pa ang sabi ng mga Qatari, stupid idiot itong presidente, Diyos ko. What the shit pa yung sinabi mo sa amin, ha, mga pa-supporter ni presidente. Ikaw ngayon ang tae, sinasabi ko sa'yo. Buti sana, pag mag-post kayo, wala kayong magdamay ng mga, ano, mga ibang nationality. Kasi alam niyo naman, sa mga bansang ganyan, mga stricto yan, guys. At saka wala kang pureba na sinabi ng ano yan, ng mga Qatari na stupid idiot sa presidente. So yun ang mahirap sa atin eh, puro na lang tayo pasma sa utak yung pinapairal natin. Hindi natin pinapairal na magtrabaho na lang tayo. Magtrabaho na lang tayo para sa ating pamilya, no? Magtrabaho tayo para magkapera at may maipadala sa ating pamilya, hindi pa para mag-post-post ng kung ano-ano. Okay sana, di ba? At as advice, okay sana kung mga personal na kakilala lang, walang problema. Presidente, hello, saan ka galing? Sa Pilipinas ka nang galing, ano? At saka hindi mo alam kung ano mga kakayanan mga presidente. Akala nyo hindi kayo matrace, Diyos ko, dahil ang panahon ngayon, ang technology na ngayon talagang ano na, high-tech na po, high-tech ba? High-tech na. So, ayan, kayo po ang kawawa. So, advice ko po sa inyo, tigil-tigilan nyo na yan. Wala naman kayong mapapala dyan eh. Puro lang sakit sa ulo. Para kayabangan lang. Pangmayabang lang ba? Bakit? Kasi gusto nyo maging presidente. So, ngayon, ilagay ka namin dyan sa pagiging presidente. Ganun pa rin ang gagawin mo. Diba? So, kaya tigil-tigilan niya yan, sumasakit ang ulo ko sa inyo, Diyos ko. Si Lynn Igot, ay dideport na daw sa Pilipinas. So, ayan, sino ba ang kawawa ngayon? Ikaw ang kawawa. Sinasabi mo, hindi ba kayo naawa sa pamilya niyo? Hindi ba kayo? Ayan. Saan ang pagmamahal sa bayan? So, ikaw ngayon ang walang pagmamahal sa bayan. Ikaw ngayon, kawawa ka. Kawawa ang pamilya mo. Hindi ko alam kung anong ano ka eh. Anong tribo ka? Badyaw ka ba? Muslim ka ba? Tausug ka ba? Maranao, Mindanao? Hindi ko alam. Kasi daw yun to. Hindi ka Bisaya, hindi ka rin Tagalog. For sure may... Basta ayaw ko na din mag ano no? Magsalita pa ng mga idadamay pa niya mga tribo-tribo na yan.
So ayan lang po guys, ayan lang po yung video ko ngayon guys. Gusto ko lang po magbigay ng reaction at komento itong sa mga taong ito, ano, na talagang wala nang ibang ginawa sa buhay. Puro lang pasikat. Ngayon, sumikat nga sila ng mali naman. Diyos ko, kung sumayo na lang kayo dyan ng mag-TikTok na lang sana kayo, edi sana sumikat pa kayo. Ayun ako. Ayun guys, maraming salamat po sa pag-tabay dito sa akong YouTube channel. Magandang buhay po.